Queen, la hot queen of heartbreak songs, na si Rachel Alejandro. Magandang morning, Rachel. Welcome to the show. Hello, magandang morning sa lahat ng mga na nakatune in ngayon sa Sakto. At kasama ko rin si Jeff and si Johnson. Hi, Jeff and Johnson. And morning. Morning. Kamusta na? So nice to see you three. Nice to see you too, Rachel. Diba? Parang the last time kita tayo ba sa umagang kay Ganda? Yes. Oo. Eh bago pa magkwentuhan muna natin dahil bago pa nagkaroon ng mga hugot songs, eh baka hindi alam ng mga tao na ito talaga ang original sa mga 20 songs ng 90s, 'di ba? Yes, yun pang term natin noon, 'di ba? Yung mga yung mga kasabayan natin, yung ka-generation nating dalawa. Oo. Yun nga yung lumang term, senti, 'di ba? In fact, I had an album na ang title pa niya noon is Sentimental. Mm-hmm. Kasi nga yung mga songs are senti. Pero ngayon kasi hugot na. Oh, yun ang term ng mga millennials. Yes, yun na ang tawag nila. Hugot. Oh, yan na. Pero teka muna, nasaan ka ba ngayon? Saan ka ba naka-base na? Nasa Pilipinas ka ba o nasa Amerika? We're now in... Teka lang ha. Medyo nag-ano kasi yung sound ko. Ayan. Dito ako ngayon sa New York. Kasi nga, ang husband ko kasi dito na rin nagtatrabaho. Pero umuwi ako sa Manila nung Pasko at saka hanggang late January. So nandun ako. And I recorded nga itong bagong single that I'm sharing with everyone here today. Oo, syempre excited kaming marinig yung bago mong kantang yan. Eh, saan ba na, sinong sumulat at yung inspiration ng song? So, nung umuwi ako, nagka-idea ako na to create some new music nga for everyone. Kasi ang tagal na rin eh. The last time na nag-record ako ng single was quite a number of years ago. So, naisip namin yung cousin ko na magpa-contest. So, in-announce namin sa Kumu. Kasi Nino, my cousin, has a regular stream on Kumu. And ang ginawa namin is in-announce namin sa mga professional and amateur songwriters. In-invite namin sila to send... any composition, whether a new composition or something that's been lying around for a while. Yun, tapos after a while, marami na kaming natanggap. And then, nung narinig namin ni Nino yung kantang Takip Silim, mm-mm, which is a composition of someone very, very young. His name is Rain Santana. Immediately, naisip namin talaga, this is it. Oy! Yun. Oo. So siya ang sumulat nitong Takip Silim. Anong kwento ng kantang ito? Sorry Rachel, medyo nahihirapan ka ba sa aming audio? Meron, medyo magulo ng konti yung aming audio. Pasensya ka na. Ayan. Sorry, medyo nag-e-echo kasi. Ayan, yeah, sinubukan kong palitan. O, echo eh, no? Oo. May banyo effect. May banyo effect. Ayan, ayan, okay na. Yung sa monitor dun sa Zoom namin eh. Medyo nag-e-echo. Ayan, okay na. Okay na. Success. Ayan, oo. Kanina kasi parang lahat ng sinasabi ko nagre-repeat siya. So medyo nakakahilo siya. Pasok lahat dito sa Zoom. Di bale, bukas aayusin namin yan. First time namin kasi nag-Zoom eh. Hindi, okay na. Okay na. First time kami nag-Zoom na tatlo na sabay-sabay. Ayan. Ayan. Medyo okay nga, na ang kasi pala audio. Ang dami. Ngayon okay na. Ayan. Okay, so, kwento mo sa amin, ano ba ang kwento sa likod nitong kantang Takip Silim? So, Takip Silim kasi, di ba? I know kasi ang dami nga nagtanong sa akin eh. Kahit mga Pilipino, di ba? Kahit na ang word na Takip Silim is a Tagalog word, medyo malalim siya. Hindi siya ginagamit sa pang-araw-araw. Di ba? Kasi sabi nga nila, ang Takip Silim ba is sunset? Hindi. Takip Silim is yung point between sunset and yung talagang madilim na, which is nga, it's the point na halos wala ka ng pag-asa. And
kumbaga ngayon, lalo na ngayong pandemya, parang ang dami sa atin, 'di ba? Lalo na 'yung mga medyo nawalan ng trabaho, kami mga performers, ang tagal na, imagine mag 1 year na kami practically since the time na talagang nakapag-concert, nagkaroon talaga ng audience, nakakanta in front of a real audience. So matagal na. So parang alam mo 'yun, 'yung habang almost nawawalan ka na ng pag-asa, pero meron pang konting ilaw. And sometimes also in love, 'di ba? Kapag meron kang kapag when you're heartbroken, like in the case of yung storya nga nung sa kanta, you know, parang yung chorus kasi goes, minamasdan ko ang dilim, hinahanap ang sagot sa kulay ng takip silim, kasi parang humahanap pa siya ng pag-asa. So, kumbaga parang nag-aano pa siya, nag-aapila sa kanyang minamahal na sana mabigyan pa ng one more chance. Yeah. Why not? Diba? Ganon. Bukod dito sa kantang ito, meron pang inaabangan na dalawang pelikula mula sa'yo. Ito yung kasama mo si Morissette. Anong pelikula ito, Rachel? So, nung bago nag-lockdown, meron kaming ginawang music video actually ni Morissette sa Bohol, kasi ang story nitong pelikula na to are about the Lobok Children's Choir. She plays the teacher who forms the choir, and of course naging sikat itong mga choir na mga bata nito from Bohol. It's a true story, and it's about the origin story of the Lobok Children's Choir. Unfortunately, yun palang ang nashoot namin, yun palang music video, which is like a kind of like a teaser to the film. So hinihintay namin na talagang pwede nang mag-shoot ulit ang mga kabataan, kasi nga maraming crowd scenes ito eh. Kasi ang main ano is that sumasali sila sa lumalahok sila sa mga contest, no? Mga choir. So, kailangan maraming bata. Kasi yun yung storya niya eh. Nananalo sila sa mga choir competition. Mm-hmm. So, for now, medyo nakabinbin pa itong project na to. Mm-hmm. And yung isa naman is another film that has music also. Kind of, not exactly a musical, pero marami siyang music. Kasi it's called Songs for Selena. And this one is an indie naman. Pero it was made by the same makers as Quezon's Game, yung same team na yon. So, halos natapos naman namin yung pelikula na yan. Ako, natapos ko na yung buong shoot. So, ngayon, iniintay na lang din makumpleto. So, yun ang mga naka-line up. Kaya ngayon, naisip ko na since ang mga movie projects medyo naka-on hold pa, concerts naka-on hold pa, naisip ko, why not record a new, you know, create new music? Kasi yun ang something na pwedeng-pwede nating lahat gawin. And let's face it, karamihan sa mga, ano natin, mga kababayan natin ngayon, di ba, gusto rin malibang habang medyo gusto lang nila ng music na mapakinggan, di ba? Kaya malaking bagay talaga for us artists to be creating music right now, kahit na alam natin na, well, kailan ba tayo magkakaroon ng concert? Hindi natin alam. Pero at the same time, kumbaga, ngayon, nag-aano tayo, planting seeds na tayo, kumbaga. Yes. Oo. Yeah. At syempre, marami ang nakamiss sa'yo. Kaya naman, please invite our kapamilyas, our mga kasakto natin na i-stream at i-download ang iyong newest single, Rachel. Yes. So lahat ng mga kasakto natin, mga kapamilya, well, first of all, thank you so much for inviting me dito sa Sakto. And yun nga, it's also already available on Spotify. Kung gusto niyo marinig ang song na Takip Silim, stream niyo na siya sa Spotify. And for those naman who want to see the music video, kaka-launch pa lang niya. It's now available on YouTube. Hanapin niyo po siya on the Rebel Records Philippines YouTube channel, and this is released under Rebel Records Philippines under Warner Music Philippines. Mako, yung mga heartbroken ngayon o yung mga nakakaalala ng mga moments in their lives na nagkaroon sila ng either lost love or unrequited love, yan ang mga, I'm sure makaka-relate kayo dito sa kanta na to. Oh, nako, thank you so much for your time, Rachel. And thank you also. Kami, hello, hello, Jeff. Tayo. Oh, may pahabol. Una, parang inaatake tayo ni Miss Rachel yung umaga sa mga hugot. Yung mga, pero bago tayo magpaalam, Chang, may pa-challenge sana tayo kay Miss Rachel. Hingin natin siya nung pa-sample ng ating theme song. Kala ko nakaligtas na ako, ha? Kasi usually po, humingi kami ng mga pa-sample.
Oo, yung chorus part. Oo. Chorus part. Okay, yeah. Okay. Sige, ito na po ang pasapon. Sige, nandito siya. Queen of heartbreak songs natin, si Miss Rachel Alias. Ayan, ayan, sakto. Sige, kapag ikaw ay sumasayaw at katawan ay gumagalaw, kumembot ka ng tama lang, yumugiog ng sakto lang, walang labis, walang kulang, kailangan sakto lang, sakto! Wow! Ayun. Sakto! Wow! Sakto! Wow! Sakto! Iyon! Wow. Sakto talaga! Ang galing naman! Thank you, Rachel! Thank you! Thank you! Thank you! I hope thank to be back on UKG, on Umaga Kang Ganda. Hopefully, pag nakabalik na ako sa Manila, I'd love to see you there. Yes. And thank you to everyone! At namin lahat ang UKG, kaya pansamantala. Ito muna tayo sa Sakto. Sana makabalik na. Thank you! Thank you, Rachel. Thank you for your time and thank you for sharing your music with us ngayong umaga. At mag-ingat ka dyan sa Amerika. Kayo din, ingat kayo dyan sa Philippines. So, you know, praying for everyone na sana matapos na itong ating pandemic para magkasama-sama na tayong lahat in the flesh. God bless you. Thank you. Bye, Rachel. Thank you. Bye-bye.